morning, Cafe Milias. We're on the sixth session of the Coffee Break webinar series, Breakthroughs on Research and Extension for the Advancement of Knowledge of Stakeholders. How time flies, ano po? On the sixth session. By the way, I am JP, your moderator, since session one, and I believe there are also some of the participants who are as loyal as yours truly. It's 11:11. Kamusta po ang pag-aabang ng sale? Did you know that aside from the biggest sales, today is also a celebration of the Singles Day? May mga strong and individuals po ba tayo dyan? Of course, I am one. Apologies. But no worries. Dahil we will be with you for the next hours. And together, we will learn how to nurture connections with coffee. Speaking of connection, if you want to connect with us or partner with us, you may reach us through the following contact details flashed on your screens. You may contact us through our mobile number 0975-420-5789 or through our email addresses. The first one being ncrdec@cvsu.edu.ph or ncrdec.cvsu@gmail.com. And if it's a webinar related concern, you may reach us directly through ncrdec.webster@gmail.com. Of course, we have also our social media sites, our Facebook page, where you can be updated on our activities, schedules, announcements, and many more. Just follow us through at NCRDEC Philippines. Of course, we also have our YouTube channel, NCRDEC TV. From there, we will be uploading our videos of the things that we do. Uploaded there also where the student produced documentaries and our previously recorded webinar sessions. Among this was the first webinar session entitled Characterization and Identification of Cultivated Coffee in the Philippines, held last July 30. The second webinar session was entitled Building Up the Chemistry, Investigating the Science Behind Coffee Processing, held last August 20. Our third webinar session was entitled Declaration, Communicating Coffee Products Through Branding and Packaging, held last August 27. And our fourth webinar session, entitled Courtship, Pursuing Viable Coffee Business Ventures, held last September 3. Once again, I am JP, and I hope you don't forget because you will be seeing more of me in the coming sessions. And I hope and I welcome you to the sixth Coffee Break webinar session entitled Nurturing the Connection, Growing Coffee Through Various Propagation Methods. But first, let us start with a prayer. God, you know me so well. You created me. You know the number of hairs in my head, and you even know the thoughts conceived in my heart before I ever vocalize them. You've told us to come to you and ask for every need of life. You are Jehovah Rapha, the God who heals, and you have the final word on my destiny, the number of years I'll live and serve you on earth. I'm coming to you today as your child, longing to hear from you and asking for your divine healing. There's so much I don't understand about life, but I do know that with one touch, one word, you can make me whole. Please forgive me of my sins, cleanse me of my unrighteousness, and begin your healing from the inside out. I don't always know what your will is, Lord, especially in times like now, when I desperately seek your face. I offer you no promises, no bargains, no deals to exchange for my health. I simply bow my heart before you to tell you the desire of my heart, that I want to spend as many years as I can loving you here,
loving others, and wanting to become more like you. However you choose to accomplish that is up to you, and okay with me. If you use doctors to provide healing, give them wisdom to know what to do. Regardless of how you accomplish it, the healing you give is always miraculous, and you deserve all the praise. I absolutely believe you have the power to heal. You demonstrated that on Earth, and you still heal in miraculous ways today. Even when my faith is weak, you say it is enough, and my love for you is strong. I know you already hold my heart and life in your hands. It's up to you. If I can bring you more glory through healing, then that's what I ask for. That's what I desire. But if your answer is no, or not now, I know that your grace is sufficient for me. Ultimately, I want your will to be my will. I look forward to spending an eternity with you. But Lord, if you have planned still more for me to do here on this earth, I not only need and want your physical healing, Lord, but a thorough, deep-down cleansing and strengthening, a wholehearted renewal of all that I am. Because all that I am is yours. Use this trial to strengthen me from a what-if faith to a no-matter-what faith. And no matter what, I choose to honor you and give you glory. In Jesus' name, amen. So, how are you, Kapamilias? I hope you are all doing fine despite all the unfavorable events going on in our country today and globally, of course. Kapit lang po, Kapamilya. As what they say, when life gives you lemons, trade them for coffee. So kahit na we're having a hard time, we'll still having that warm hug to comfort us. And speaking of, nakapagkape na po ba ang lahat? Kung yes, ang sagot ninyo, I assume na magiging alert na tayo to comprehend these few reminders. First and foremost, since the session is happening real time, there may be technical glitches which might occur, which that is beyond our control. We would highly appreciate your utmost understanding and patience. Please be informed that this webinar session is happening, is being recorded and streamed via Facebook Live. Of course, hello to our Facebook friends. The third one, a replay of this session will also be uploaded on our YouTube channel at NCRDEC TV. In the same way, for our questions, this will be entertained at the end of the lecture after a quick break. But still, you are allowed to raise your questions while the lecture discussion is ongoing. Just send them through the chat box for our Zoom meeting attendees or in the comment section for our Facebook Live attendees. Our time is limited for the question and answer, so make sure, make the most out of it for your queries to the speaker. Also, we will be featuring the coffee blend that has been developed by the university. We say apologies to our Facebook Live viewers, but only the attendees who joined the, via the Zoom meeting shall be provided with a certificate of participation, unless, of course, conditions are favorable. Here are the additional house rules for our Zoom meeting attendees. First, we will be disabling the audio and video of the participants other than the speaker and yours truly. Please ensure that your audio and video is disabled at all times unless necessary. Second, there will be a short break after the lecture. Third, you may utilize the chat box to raise questions and concerns. But you can also message us if you'd like to personally ask your question to our resource speaker. A direct message feature can be found in the chat box settings if you are to address your concern to a fellow attendee. Fifth, the certificate of participation shall be received upon the submission of the evaluation form. In the same way, we will be providing you with a link for the evaluation of the latter part of this session. And lastly, for our loyal attendees out there, we will be providing you a certificate of completion after the ninth session. That's it for some house rules, guidelines, and reminders. Without further ado, allow me to introduce this session's speaker. Our speaker for today is currently the Education Program Specialist 2
of the Extension Services Center of Cavite State University. He is also the former head of the Special Projects Department of National Coffee Research Development Extension Center and considered an expert on coffee production. He developed the 4-in-1 grafted coffee plant where the four coffee species such as Robusta, Excelsa, Arabica, and Liberica were grown into one coffee tree. He was also an accredited plant material inspector. And our speaker has also been invited as resource person to numerous national and regional trainings and symposia. Let us welcome Mr. Rodrigo H. Deloy. Let's give him a round of virtual applause. Magandang umaga po sa ating lahat at sana po patuloy na ang ating buong maging maghapon ay maging maganda at huwag na makating sa atin kung si Ulysses. Again, welcome po sa 6th session the Coffee Break Webinar Series ng NCATEC. Nakapagkape na po ba tayong lahat? So kung di pa po, time po natin ngayon na magkape. Sa ngayon po, nakakalangtas na po ba kayo ng kape? Ako po, pangatlong tas na ng kape ngayon. Isa, kaninang umaga, barugluluto. Pangalawa, mag-almusal. At ngayon, coffee break, alas 10, pangatlong tas na po ng kape. Sa maghapon po, nakakakonsume ako ng 5-6 na tas ng kape. Alam niyo po ba na sa bawat pag-inom natin ng isang tas na masarap na kape, tayo po ay nakakakonsume ng 7-8 grams ng ground coffee. E paano na kaya kung buong manginom ng kape ng buong Pilipinas? Gano'n kaya karami ang nakukonsume nating coffee beans? Sa ating pong datos, noong 2017, ang consumption po ng buong Pilipinas ay nasa 100 million kilograms ng coffee green beans. Pagdating po ng 2019, na doble po. Mabuta po tayo ng 204 million kilograms ng green coffee beans. Saan po kaya natin pinagkukuha itong mga kape na iniinom natin? Una po, tingnan natin, gano'n pa ba karami ang kape na nakatalim sa ating bansa? Noong 2018 po, meron po tayong 113,400 hectares ng coffee plantation. So, i-assume po natin na ang isang hektarya ng kapehan ay meron po tayong 1,500 na puno. Ang ating pong production per hectare as of 2017 ay 450 kilograms per hectare per year. Napakaliit, ano po? Nasusupplyan kaya natin yung 204 million kilograms ng kape? Hindi po. Kasi doon po sa 113,400 hectares with 1,500 trees, meron lang po tayong 170 million coffee trees sa buong Pilipinas. Eh ang production po natin ay 450 kilograms per hectare. So meron tayong 113,400 hectares. Lumalabas lang po ang ating production sa Pilipinas ay nasa 51 million kilograms. Ano po ang ibig sabihin noon? 204 million ating consumption. Tapos 51 million lamang ating production. So may deficit po tayo na 153 million kilograms ng coffee green beans. Saan natin kinukuha yun at tayo nakakaimpanga ngayon ng kape? So, ni-import po natin. Binibili pa po natin yan sa ibang bansa na nagkakapihan. So, ngayon, atin pong tatahakin ay kung paano natin masustain yung deficit na 153 million kilograms. Kung kada puno ng ating kape ay nakakaproduce na ng 0.3 kilograms, pwede po natin na i-improve yung production. Diba sabi natin 170 million 100,000 trees ang ating puno ng kape. Para po ma-meet natin 204 million kilograms,
dapat po mag-produce ang ating sampung na kape ng 1.2 kilograms per tree per year. O kaya naman po ay 1,800 kilograms per hectare per year. So yun po ang isa ang dapat natin gawin. Pero mas maganda po ang gawin natin ay palawakin pa natin ang ating pagkakapihan. Gano'ng karami po kaya ng puno ng kape ang ating itatanim. So yun po, deficit natin 153 million kilograms. Hindi po natin sa 0.3 kilograms per tree, lumalabas po na kailangan pa natin magtanim ng 510 million na puno ng kape. Malaking hamon sa ating Pilipino na mapabalik ang sigla ng industriya ng pagkakape sa ating bansa. So para po ma-supply natin o ma-sustain natin yung deficit 153 million, panahon na po para natin mag-produce tayo ng mga seedlings na abot ng 510 million seedlings. So ito po tayo ngayon. Sa araw po ito ay pag-aaralan natin, pag-usapan natin ano-ano ba yung mga paraan o iba't ibang methods of coffee propagation. Simula po atin munang i-define ano ba yung pag sinabing propagation. So propagation po, yun po yung process of multiplying the plants or the production of plants when there is only one. Ibig sabihin, kung meron tayo isang puno, pwede po natin paramihin yun sa pamamagitan ng produce ng bagong seedlings. So ano nga po yung methods? So yun po yung ating pag-usapan sa araw na ito. Methods. Mayroon po tatlong methods ng propagation. Meron po tayong tinatawag na sexual method, asexual method, at in vitro culture. Isa-isahin po natin itong mga tatlong pamamaraan ng pagpaparami ng mga ng ating kape. Pero sa tatlo po ito, doon po lang tayo mag-i-stick sa sexual at asexual. Ano na po, sexual method. Ang sexual method po, ito po yung use of seeds. It is the cheapest and easiest method wherein mature seeds are gathered from high-yielding trees that are free from pests and diseases. So yung paggamit daw po ng buto, yung po tinatawag natin sexual. Ito po ang pinakamadali at pinakamurang pamamaraan ng pagpaparami ng seedlings. Kay kape man o namang uri po ng kape, ng halaman na atin pong pararamihin. So paano natin i-prepare yung ating mga seed? Unang-una, gather seeds from disease and pest-free and high-yielding trees. Half kilogram of quality seeds is enough to plant a hectare. But 50% allowance of seeds must be considered. Bakit kailangan pa natin ang 50%? Kahit naman po pinipili natin yung mga seeds na ating ipupunla, hindi maiwasan na ang iba ay hindi makasibol. Maari pong siya ay nabulok, maaaring siya ay nahila ng mga insekto o kinain ng mga insekto at kumakain ng mga buto. At hanggang sa patali man po, maaaring magkaroon po tayo ng mortality. Halimbawa, putting contaminating bed, pag-prick sa growing bugs, magkaroon po tayo ng mortality. Kaya po, magkaroon tayo ng allowance in case po na tayo po ay magre-replant. Next po, kapag nakapuhuan tayo ng magagandang uri ng bunga ng kape, still berries in a bucket of water and remove floaters. Seeds that sink are the good ones. So pagka po binabad natin sa isang batay ng tubig, lahat pong lumutang yun po ay ating tatanggalin kasi yun po ay sira yung mga embryo. O maaring ang mga buto ay kinain ng berry borer, so hindi na po mag-germinate. Ang kailangan po natin, yun po ang lahat ng nag-sink. Ibig sabihin, buo po siya ang mga buto niya, kaya po siya mabigat at lumubog doon sa ating tubig. Next, remove pulp manually or by use of a depulper and soak beans in water for 24 hours to hasten the removal of mucilage. So, pwede pong manual nating i-depulp o tanggalan ng balat or kung meron naman tayong depulper, pwede po natin gamitin yung depulper at
Agad-agad po ay ibababad natin sa tubig upang maalis po yung mucilage. At least 24 hours po. Yung mucilage po yan, yung mga lahat na makikita nyo, yan po yung makikita na dapat nating tanggalin ng malakit. Kapag po yung hindi natanggal, yun po ang nakakapag-control ng maagang pag-germinate ng ating mga buto. Kahit po anong klase ng buto ng halaman na may mucilage, dapat po ating tanggalin bago po natin pasibulin. Next, wash beans. So, dapat po natin wasan after 24 hours na may babad. Pwede natin air dry kung negat natin ipupunla at store sa ventilated room at least 4 days. Pero kung tayo po may kailangan na natin magpunla, pwede po natin pagkahugas ay direkta lang ilagay natin sa ating mga germinating bed. O atin na po agad ipunla. Kaya lang po, pagka ganyang masapa, madulas pong hawakan ang mga buto ng kape. Kaya kung mas maganda, medyo may air dry natin ang ating mga panalim na buto. Kung atin pong i-imbakin, agad nga ipupunla, pwede po natin keep yung dry parchment in a cool dry place and mix with charcoal to preserve its viability. Yung pong dinurog na uling, pwede po natin ilamas din ng ating mga buto na ano para po ma-prevent yung viability o ma-preserve yung viability ng ating mga seeds. So bago po natin pagpatuloy ito, nais po muna ang banggitin na ang preparation, itong ating pong pinag-usapan ngayon, at dapat po itong seed sowing ay gawin natin ng mag-start tayo noong November hanggang January. Yan po, kapag tayo nag-germinate ng ganitong panahon, tamang-tamo po yan sa paglaki ng coffee seedlings sa pagdating ng ating rainy season. Timing po yung seedling production hanggang maitanong po natin sa field. So, paano natin gagawin ang sowing? Dati-rati po, kung nagkakapehan kami ng tatay ko, pagkapanguhan namin ng mga gandang buto, nasa sako yan, ginigiik ko lang po na nakabota. At pagkagiik niya, nagkrak na yung mga pulp, sasaboy nila namin o pupula namin ang pasabog sa ginawang bed, growing bed. So, ang tendency po noon, pagka ganun ginawa natin, pag sibol ng mga seeds, ay siya ay halos patong-patong. Kapag po nagpatong-patong, yung root system niya ay nagkakasalasalabit, kaya po nagkakaroon ng damage of roots. So, ngayon po, para ma-improve natin ang ating seedling production, sa seed sowing lang po, kailangan po natin na ayusin na agad. So, paano ang tamang pamamaraan? First, we have to make small furrows 3 cm apart and 1 cm deep. Katulad po, nakikita nyo sa ating illustration. So, ganun po. And then, line up the seeds in a furrow at 2 cm apart with the growth side facing down and cover with river sand. So, ang atin po dito ang germinating medium ay yung pong river sand. So, bakit river sand? Kung sa ating pong lugar ay marami tayong sources ng river sand, mas maganda po yun kasi po buhagag. During uprooting ng ating seedlings, on the time na ipiprick natin sa growing bags, hindi po madadamage yung ating mga root system. Unlike, nagmamit tayo ng ordinary garden soil, kahit lagyan natin ng compost, hindi pa rin kasi kung buhagag siya ng river sand na medium. O ganun po. At bakit sinabi pa rin na nakalagay dito? Grove side facing down. Nakikita niyo po ba yung buto natin ng kape ay merong yung isang side niya ay may bika, yung po tinatawag nating grove. So nakadapa po siya kasi ang kape po ay isang uri ng dicot seed. Alam naman po natin na ang dicot seed ay epigill. Epigill, ibig sabihin po, nauna po sumibol ang kanyang root system kaysa po sa kanyang shoots. So kung siya po ay nakataob, ang tendency po ng kanyang roots ay talagang pababa ang pag-grow. Unlike kung nagtihaya, ang tendency po noon ay magbe-bend yung ating root system. Kasi nagtihaya siya, nasa bababa ang ugat, hahanapin ang ugat yung lupa o yung ating medium. So ang tendency po magbe-bend, ang resulta po noon ay magkakaroon ng bent root. Which is, ang bent root po ay isa pong klase ng ating undesirable seeds o
bad seeds, seedlings. So in the absence of propagation tunnel, yung po meron tayong tunnel, may nakalagay na plastic, kung wala tayo noon, pwede po natin cover ng seedbed with a thin layer of rice straw or mulching grasses. And then, remove rice straw when the seeds began to sprout. Kung simula na po mag-sprout, pwede na po natin tanggalin yung rice straw. Ginagamitan lang po natin ang mulching film upang makonserve po natin yung soil moisture ng ating germinating medium. Next, once na nakapag-seed sowing na po tayo, it's time na po para i-prepare natin yung ating mga polyethylene growing bags. Habang inihintay natin sumibol o mag-fully germinate yung mga butong ating pinula, na ihanda na po natin yung ating paglilipatan ng mga seedlings. And take note po, ang seed germination ng kape ay naglalas po hanggang 2 buwan. So may 2 buwan po tayo na mag-prepare ng mga growing bags. So anong recommended na growing bags sa ating gagamitin? So ito po, 3x3x8 inches na gasseted plastic bags. At ang gagamitin po natin ay light top soil rich in humus. Kung yung ordinary garden soil po, pwede natin dagdagan ng vermicompost to improve soil texture. Dito po sa NCR Deck, sa NCR Deck Coffee Nursery, ang practice po natin ay ang composition po ng growing medium na itong ating po pinag-usapan ay 1 part ng vermicompost at 5 parts po ng garden soil. So, ibig sabihin, kung isang sako ka ng vermicompost, mimix natin yon sa 5 sako ng garden soil. So, kung nakapag lagay na po tayo ng mga growing media sa plastic bags, ilayout po natin itong mga bag neto in rows of 10. Bakit po in rows of 10? Yan po ay para sa ating recording. Madali nating bilangin o mag-inventory ng mga seedlings kung siya po ay 10-10 agad. At kada piling bed po ang tawag natin doon, in rows of 10, kada piling bed, po-provide po tayo ng 40 cm space between blocks for the convenience during watering, spraying, and other cultural management practices sa loob po ng ating nursery. Mas maganda po, kada piling bed, ang next piling bed po ay atin pong ipapakante. Doon po sa third piling bed tayo uli, maglalagay ng mga growing bags. Yun po ay bilang paghahanda sa ating isang activity na segregation ng coffee seedlings. Mamaya po sa bandang uli, tatalakayan po natin kung ano po yung binanggit ko na segregation. Next, using a D-ball o yung pong isang stick na matulis, make a hole in the center of the field bags. And then uproot the seedlings carefully and place them on a basin of water and eliminate those seedlings having defective roots. Yung po sinasabi ko kanina na kung nakatihaya ang ating kape, magkakaroon po tayo ng mga defective roots, yung bent root po. Or sa pong defective roots, yung pong during uprooting natin ay na-damage yung kanyang mga root hairs. So medyo defective roots na po yun. During pre-king, ang desirable age po ng ating coffee seedlings ay yung makita niyo doon sa ating third illustration na binubulot natin, yung pong tinatawag natin na matchstick stage. Tinatawag din po natin yung soldier stage or button stage. Yun pong makita natin na yung embryo po ay nasa ibabaw pa ng ating shoots. At in the later part po ng pre-king, yung siya po ay nasa stage na ng butterfly stage. Yung po hawak-hawak natin. Yung lumabas na dicotyledonous leaf. Medyo nabubulo po ako sa award na yun. Hindi po pa yun ang true leaves, kundi po yung kanyang dicot na bumuka. So yun po ang medyo late stage na. Bakit po ginagawa natin na sa kanyang stage time pre-breaking? Upang ma-prevent po natin yung stress, yung pagkalanta ng ating seedlings. Kasi kung siya meron ng
True Lips, magkakaroon po siya ng transpiration sa surface ng ating lips. Unlike kung siya nasa gluten stage, wala pa po siyang transpiration. Kahit naman po abutin tayo ng later stage na may true lips na pwede pa po natin i-prick, kaya nga lang po, maring maging sanay ng pagkalanta. So yan po, yung nasa gitna, yun po yung butterfly stage. At yung ating po class illustration, yun po ang fungicide solution wherein yung ating seedlings ay nakababad yung mga ugat upang ma-prevent po yung mga fungus na maaaring maging sanay ng dumping off ng seedlings. So, prepare a basin of fungicide solution. Dip the roots of the other coffee seedlings to the solution to prevent diseases among the newly transferred seedlings. And then, prick seedlings into growing bags and compact the soil around its collar. Alam po ba natin yung collar? Sayang po at tayo ay nandito, webinar, hindi po tayo face-to-face. Kung face-to-face, pwede po natin maipakita yung collar. Yung collar po sinasabi na seedlings, yun po yung boundary o yung pagitan ng root system at saka ng shoot. May makita po ko dyan na yung shoot ay berde, yung bandang baba ay maputi. Yun po, nasa prasong basin na yan, nakita yung maputi, ano po, yung bandang baba. Yun po ang ating collar. So, sabi po natin, prick seedlings doon around its collar. Doon po sa ground level, yun lang po ang kapantay ng ating collar. Dahil kung mapalalim po, maaari pong mabigti o masakalin ang ating seedlings at maging sanay po ng kanyang pagkamatay. And then, siyempre po, after pricking, water the seedlings immediately. Watering and fertilization. Nakakasunod po ba ang lahat? Baka po medyo napapabilis. Kung mapabilis naman po tayo, mimiya po sa time ng Q&A, pwede po natin balikan yung atin po medyo hindi kasi nung naintindihan. So punta po tayo sa watering and fertilization. Water the seedlings regularly to keep the soil moist. Kahit anong halaman na ating tinanim, basta nakita natin na medyo sinagdadry na yung medium niya at tinapong didiligan. Sa puntang araw po sa kape, mas maganda po every morning and late in the afternoon, madiligan po natin yung ating mga seedlings. Pero, avoid excessive watering to prevent dumping off. Baka naman po, lawang-lawan ang ating mga PE bags, dilig pa tayo ng dilig, magkakaroon po tayo ng pagkatuba ng ating mga seedlings. So, kanina sinabi ko na ang seed germination ng kape maabot ng 2 buwan. Gano'n kaya naman katagal itong pag-alaga nating coffee seedlings sa ating nursery? So, ito po, 2 months after pricking. Ano po? Di po ba 2 months ang germination? So, after 2 months, pricking na tayo. And after pricking, 2 months ulit, fertigate the seedlings at the ratio of 1 tablespoon of urea to 1 liter of water. This solution is good up to 20 seedlings at 50 ml solution per seedling. And then, fertigation should be done late in the afternoon. Mas maganda, fertigation. Alam po ba natin yung term na fertigation? So, ito po yung agricultural engineering term. Pinagsama po na pag-abuno, fertilization at irrigation. So, kaya po fertigation. Kaya po meron tayong nutrient solution. Yung 1 tablespoon ng urea fertilizer, nasa mga ilang grams yun, 10 grams, 1 tablespoon. So, ito po ay makapag-fertigate na, makapag-fertilize na ng 20 seedlings. Eh, paano kung napakarami po? Let's say na meron tayong 1,000 seedlings na dapat i-fertigate. So, ang tama pong solution natin i-prepare is 1 liter of urea to 50 liters of water. So, yun po ay makapag abono na sa 1,000 nating mga kape. Kung gusto po natin kagamapagandang ating mga crop seedlings, pwede po tayong mag-alternate fertilization.
Diba, sinabi natin na 2 months after pricking, fertigation yung ating method. And then, the following month, mag-apply naman po tayo ng foliar fertilizer. So, lumalabas po niya na alternate month. Every month, meron tayong fertilization sa ating kape. Fertigation, foliar fertilizer, fertilizer application should be done alternately until the seedling reach their 7th month. So, ang coffee seedlings po, ang tamang age po niya, para itanim natin sa ating mga bukay rin, ay mga 6 to 8 months. Paano naman po nakapag-record? Hindi natin maalala kung kailan ba tayo nag-pricking. Hindi natin alam kung ilang buwan na ba yung ating kape. So, kung tayo po ay mag-alaga ng coffee seedlings, tingnan lang po natin yung pairs ng kanyang true leaves. Yung pong ating kape, every, sa kada labas po ng pairs ng true leaves, yun po ay every month. Ibig sabihin, kada pairs ng true leaves, yun po ay isang buwan. So, yung 6 months, meron po tayong 6 pairs ng true leaves. So, yun po, pwede nating i-field planting hanggang 8 months. Pag inabot po ng 12 months, isang taon sa loob ng nursery, pwede na po nating consider ng ating seedlings ay overgrown. Na kung saan, eh, pwede, kahit po overgrown, pwede nang itanim, kaya lang, katulad ng pricking, kapag overgrown na, mas malakas po siya makaramdam ng water stress saka po sa heat stress during transplanting. So next, so weeding. Bakit kailangan pa natin mag-conduct ng weeding? So weed the seedlings manually as often as necessary to prevent incidents of insects and competition on what on water and nutrient uptake. Alam naman po natin, ang weeds ay competitor. O, tayo magdidilig na magdidilig at maraming damo, katulad po nakita nyo, ang ibang tubig o nutrient ating ni-apply ay ang kukuha ay yung mga damo. Tanda natin na mas malakas ang mag-uptake o mag-absorb ng namayan ang weeds kaysa po doon sa halaman na ating inaalagaan. So, weeding is to be performed regularly. Next po, pest and disease control. Napakahirap po ang mag-control ng mga pest and diseases. Kaya kung maaari po, huwag na tayong dumating sa panahon ng control. Doon po tayo sa prevention agad. So keep the nursery surroundings clean to prevent the incidence of insects. Pero kung talaga po hindi may iwasan na tayo mag-spray, kailangan po tayong gumamit ng copper-based fungicide to prevent plant diseases. Pangkaraman pong mga insekto ng ating kape, kapag sa'yo nasa seedling stage pa, yung pong ating scale insects. Scale insects, yung pong green, hindi katulad sa coconut na din po dati tayo, parting Batangas, yung po white scale insect. Sa kape po ay green scale insects. Yan po, kahit po isprayan natin ang isprayan, mahirap po natin makontrol. Bakit mahirap kontrolin? As the term implies po, kaya po sinabing scale insect, ang kanya pong insect nasa loob niya ng kanyang scale. Imagine po natin yung pagong, yung kanyang katawan nasa loob ng kanyang cell. So, ganun din ang scale insect. Kahit ispray natin ang isprayan at hindi direct contact sa insect, nasa sanggan siya ng kanyang scale. Yung insect hindi po natin natatamaan nung insecticide. Kaya po mahirap ang control ng insect pest. So, prevention po ang mas maganda. Lagi po natalihing malinis, may weeding. At ang prevention po, cover-based fungicide. Next po, isa rin pa rin po dyan yung dapat natin iwasan nga yung excessive watering to prevent dumping off. Isa po yung dumping off sa ating mga plant diseases. At yun pong leaf rust. Natake na rin po ang ating seedlings ng kape ng coffee leaf rust. So next, so ito po yung binanggit ko kanina. Bakit yung piling bed natin, kailangan natin ibakante yung every alternate? Dahil po dito sa segregation. Sinasabi po dito na 3 months after pricking, start transferring every third row of the seedlings in another pile and segregate the fast-growing seedlings to allow the slow-growing seedlings
to recover. This will minimize sunlight competition among the seedlings. Or ang gawin kaya natin, kada pile na rows of them, kuhaan natin, uhugutin natin sa pile na yan, yung mga slow-growing seedlings at ilipat natin dun sa nakabakanteng piling bed. Patuloy po sa nakikita ninyo sa ating illustration. Lahat ng maliliit, yung naiwan sa paglaki ay nililipat para po siya ay maka-expose sa sunlight. Kung hayaan po natin na sunalim siya nung naging fast-growing, hindi na po siya makakalaki. So, yun po kung bakit meron tayong tinatawag na segregation of coffee seedlings. Yan. Dating na po tayo sa hardening or acclimatization. So, pag ganyan na po tayo, ibig sabihin yan, nag-release na natin yung 6 to 8 months ng ating pag-alaga ng kape. So, gradually remove a layer of net shading to increase sunlight penetration by 25% 6 weeks before field planting. And then bring out the seedlings 2 weeks before transplanting. This will accustom the seedlings to direct sunlight and will minimize adverse environmental condition. Water the seedlings before bringing them to the field. So, ibig po sabihin ito, guro naman, alam natin lahat kung ano ibig sabihin ng hardening. So, unti-unti po natin na pinalalakas yung ating seedlings na ma-expose sa direct sunlight. Unlike na kung galing sa nursery, diretso sa pataniman, mabibila po siya ng exposure, magkakaroon po siya ng heat stress kung wala tayong acclimatization. So, yun po. So, malinaw po ba na sa atin? Ano yung sexual method of coffee propagation? So, again, it is the easiest and cheapest way of propagating coffee. So, next po, punta tayo sa asexual method. Ano ba yung tinatawag na asexual method of propagation? So, it is also called vegetative propagation or cloning. It can be propagated by cuttings or grafting. It can reproduce an offspring which carries all the qualities of its parents. Unlike po nagmami tayo ng buto sa sexual method, ito pong asexual method kaya ginagamit natin dahil gusto nating ma-retain yung characteristics ng kape na katulad na katulad ng kanyang mother plant. Unlike po nung galing sa buto na hindi po natin makukuha kasi yung generic materials ng mother plant ay nakukuha ng buto during po sa kanyang dito, pollination pag po butong ginamit. Ang ganda na po ng paggamit ng buto, kung gusto natin mag-breed, makapag-breed po tayo using yung buto at makaproduce po tayo ng ibang klase o ibang lahi ng halaman by sexual method. Dito po sa sexual, kung ano yung qualities ng kanyang parents, yun po yung qualities na makaproduce natin na offspring. Coffee plants raised from nodal cuttings bear fruits 18 months after transplanting, which is earlier than plants grown from seeds. Dito po sa asexual method, isa pong advantage nito ay early fruiting kung sa kape. Kasi po, meron madali siyang lateral branches or mga productive branches kaysa po sa galing sa buto. So, ito po yung proven na natin ito sa NCRIC na kapag po galing sa cuttings, 18 months at pagkatanim, nakapamunga na po yung ating kape. Yung pong galing sa seeds, umabot po ng hanggang 3 years o 36 months bago po natin mapabunga. So, yun po ang advantage ng sexual at asexual. Kung may tatanong po naman natin, edi meron ding disadvantage. Opo, meron nga po disadvantage. Ang disadvantage niyan, yung galing sa asexual method, wala po, yung ating pong primary root ay hindi po nakakonekta doon sa mismong root ng ating shoot na kalagunay magiging trunk. Ang root system po ng ating asexually propagated seedlings ay doon po nang galing sa bark o the scambium layer ng ating seedlings. So hindi po siya nakakorekta yung primary root na yan sa wood ng ating seedlings. Kaya ibig sabihin, hindi po siya makahold ng malakas sa lupa na
ating pagtataliman. So, yun po isa sa mga disadvantage. And ang isa pa, ang disadvantage, yun nga, kapag po malakas ang hangin, madali po siya mag-overturn. Natutumba po ang ating mga seedlings na sexually propagated. So, malino po yung advantage at disadvantage. Yun po yung mga major advantage at disadvantage. Kung kanina sa sexual method, may choice din tayo ng mother trees. Dito po sa clonal propagation, kailangan din po natin, hindi po ang ating criteria. Kailangan po meron din tayo mga trees na pangunguhanan ng ating mga planting materials. So these trees are derived from seedlings which are free from coffee disease and coffee leaf rats. So medyo mali po. These trees are derived from seedlings which are free from trees which are free from coffee bear disease and coffee leaf rats. So ito po yung ating, kung tayo po ay magkoconduct ng sexual propagation, dapat po meron tayong tinatawag na mother clonal garden. Ito po yung ating clonal garden. So, selected mother trees are established in the field as per recommended procedures at a spacing of 1 meter by 1 meter. After 12 to 18 months, primary branches are removed and the stems bent and pegged down in a horizontal position to encourage growth of orthotrophic shoots o yung pong vertical shoots o yung tinatawag natin suloy. So yung pong mga suloy na yan, ito mga kape sa ating clonal garden, hindi po natin pinabubunga. Tinanin po natin yan, kaya ganyan kalimit. Yan po ang source ng ating planting materials, yung ating nodal cuttings. Napakita po natin yung ito po. Nakita niyo po, yan po yung ating mga vertical sprouts. Yan po yung ating gagamiting cuttings o planting materials. So paano ba natin i-prepare yung nodal cuttings? Kaya po harvest natin dyan. Ang tawag po rito sa vertical sprouts, pwede po natin tawagin na vertical sprouts or ano wala sa lupo. Ito pong isang sprout nito, hindi po lahat natin magagamit. Ang kailangan lang po lahat natin sa cutting preparation, yung pong, kasi may tatlong part po siya. Itong bandang baba sa suluyan, ang tawag po natin dyan ay hardwood. Yung bandang itaas po sa malapit sa talbos, yun po ang softwood. So ang kailangan po natin yung gitna, yung tinatawag natin semi-hardwood. Pag sinabi semi-hardwood, pagka po ating binend using our fingers, yun po ay ating nabibend. Kapag po hindi may bend, yun po ang hardwood na po siya. Kung sobrang man pong lambot, ay softwood. So hindi po natin kukunin yun. Pangkaraman po sa isang metrong haba ng vertical sprouts, normally po nakukuha nating planting materials ay mga 3 to 5. So ito na pong makalimang cuttings. So, ayan po, preparation. Suckers or vertical sprouts are harvested from the mother trees when they are 6 months old and bearing 6 internodes. Harvesting is done early in the morning when the atmospheric relative humidity is relatively high. Kung yung tagong malamig pa yung panahon. Hindi po advisable na mag-harvest tayo ng mga sprouts kung mainit na. Malakas pong malantay yung ating magiging planting materials. So, single node cuttings po. Unlike sa mga ornamental plants, pwede po tayo mag-prepare ng cuttings. Like, example po, umamela. Pwede po mga several nodes, mga 5 to 7 nodes, pwede po isang cuttings yun. Dito po sa coffee propagation, sexual propagation, one nodes lang po. Ang pag-prepare po niyan, doon po sa ibabaw ng pairs ng kanyang leaves, ikakat po natin siya. Ang tamang haba ay 1 inch to 1 and a half inch lang po yung haba. So yung top portion, above the leaf. Pero kung tayo po ay actual natin magagawa, dyan po sa ibabaw ng dahon na yan, meron po dyang growing point. So dapat po nating ma-eliminate yung growing point. Dalawa pong growing point. Isa pong growing point sa lateral branch
at isang growing point para sa vertical sprout. So, yun pong nasa ibabaw ang lateral branch, dapat po nating matanggal yon. Dahil kung di matanggal, ang susunod po dyan sa ating cuttings ay lateral lamang. Hindi na po siya lalago. Palapad lang po siya ng palapad. So, dapat nating matanggal yon. Nakita po natin yung growing points na yon. At mag-iwan po tayo ng sa nakita nyo, meron po tayong limang konting dahon, yun po ay para ma-preserve ng ating cuttings yung kanyang pood. Alam naman natin na yung pood ng ating halaman ay nasa kanyang dahon. Kaya po, nagtira tayo ng proseso para po may supply pa ng pagkain yung ating cuttings. So, katulad po sa seeds, yun po din natin ito pinapasibol. Pinapagrow sa propagators at propagator tunnels at a depth of 2 to 4 cm at a spacing of 4 cm by 4 cm. Kung ang seeds po ay natatapos ang germination in 2 months, ito pong ating cuttings ay normally naglalas po siya ng hanggang 4 weeks, 4 months. Complete na po yon. So bakit naabot po ng 4 months? Sa first month po, nagkaroon po tayo ng callus formation. Yung second month po niya ay naroon na po yung root growth, nagsimula ng paglabas ng kanyang ugat. Third month, yung po kanyang primary root ay nakalabas na. And the fourth month, kumpleto na po ang kanyang root system. Meron na po siyang mga secondary root at tertiary root at mga rooters. So ito po yung na-propagate natin cuttings. Root development follows after 8 to 10 weeks. Ano po? Pero normally po, bago natin i-break, inabot po ng 4 months o 16 weeks para po maintain natin yung ibang hindi pa nag-produce ng roots. Nakita po natin yung apat na cuttings. Kanina binanggit natin yung mga defective roots. So tingin po natin, alin kaya dyan ang masabi natin good seedlings. So sa apat po ngayon, yung pulang robusta ang may consider natin na good seedlings. Bakit po natin siya? Meron primary root at meron mga secondary roots. At pababa yung direksyon ng kanyang pag-sipol ng ugat. Yung Liberica, wala pong ugat. Nagkalus siya pero hindi ugat. Pero tingnan po natin yung shoots. Kasi po yung nodal cuttings, kahit di po siya umugat, pwede pong mag-grow yung kanyang shoots. Yun po ang nangyayari niyan. Di po ba sinabi ko kanina na epigeal ang ating seeds? Dito naman sa sexual method, using cuttings na, pwede po siya mag-form ng shoots pero hindi nag-form yung ugat. Yung excelsa, ayun, sisimula pong mag-grow yung kanyang shoots pero wala pa rin ugat. Pero mo si Arabica natin, nag-form na siya ng roots, pero wala rin siyang shoots. At ang isa pa, sideward po yung growth ng ating ugat. So, hindi po maganda. Kumpara doon sa robusta, nakita nyo na downward yung kanyang development ng roots at meron siyang shoots na na-develop. So, yun po ang example ng good seedlings na galing sa nodal cuttings. So, ano-ano ang kailangan nating panggawin sa cuttings? Katulad dito po ng sexual method, the rooted cuttings are transplanted. So, ito po, sasabi ko na, 14 to 16 weeks or 4 months, doon din po sa mga PE growing bags na 3x3x8 ang ating size. Ito pong 3x3x8 ay medyo, kaya po, dati po ginagamit natin ay 4x10, 4x4x10. Kaya lang po, during transportation, so, alam natin medyo malaki siya, kakunti po ang ating nagkakarga kasi malalaki yung mga growing bag. So, medyo pinaliit po natin para madali natin kumada during transportation. Kaya lang po, habang lumilit ang ating growing bags, kailangan natin na maitalim ang ating mga seedlings na hindi mag-overgrow. Kasi kung lumampas na siya ng 12 months, overgrow na siya, magpo-form na ng
root balls yung ating seedlings at maaaring lumabas na po siya doon sa plastic growing bags kung medyo maliit. After po nung cuttings, meron tayong isang method ng sexual propagation, yun naman po by grafting. So, next slide please. Okay. This is the grafting is the successful healing of the union between the scion and rootstock. Grafting requires 10 to 12 months of seedlings or pencil tick to be used as rootstock. Unlike po nung use of cuttings, dito po sa grafting, kailangan po natin ng rootstock o yung seedlings na pagdudugtungan ng ating scion. Ito pong binabanggit nating scion, ito po ay katulad ng preparation by cuttings. Ganong itsura po. Kaya lang po, ay gumagawa po tayo ng wedge o tinutulisan po natin yung kanyang bottom end para po i-graft doon sa rootstock. Mamaya po, papakita natin yung illustration ng grafting method. Dito po sa Vietnam, sa Thai Nguyen Research Institute, minakita po kaming illustration kung paano sila mag-graft. They proved that optimal age of grafting is when the receiving tree is 4 to 6 months old. Pero dito po sa atin ay iba ang ating proseso ng pag-graft. So, next slide. Next po. Okay. Ito po ang illustration nito. Ito po ang ginagamit sa Vietnam nga. Doon po sila sa meristem nag-graft. Kung makita niyo po, sa baba ng kanyang biniyak na rootstock, meron po siya yung lateral sprouts o lateral branch. Yan po yung nagiging productive branches. Ngayon, sa process po ng grafting, hindi naman po natin patutuloyin yung lahat ng magiging sanga doon sa ating rootstock. Kasi nga po, ang grafting, ang patutuloyin natin yung ating scion. At ito nga po pala, hindi ko po masabi na ang grafting ay isang paraan ng pagpaparami ng kape, kundi ang gusto ko sabihin po ay ang grafting is isang way o isang method na mapalitan natin yung klase ng kape na ayaw na natin at palitan natin ng mga introduced variety o yung gusto nating halaman na gusto nating palaguin o paramihin. Ito po yung nagagawa through grafting. Nire-replace po natin yung ating unwanted plant with the new introduced plant. Ano po? Sa akin po, yun po ang ibig sabihin ng grafting. Buong at isa po itong way ng multiplication of plants. Pero sa akin po, yun po mas akmang definition. So, ito po yung sa Thai Nguyen Institute. Yung meristem po ang dinudugtungan niya, kaya po dapat yung nasa baba na develop na lateral branches, yun po dapat na matatanggal din. Kasi po kung hayaan natin yan, baliwala yung ating grafting. Next. So ayan po. Yung nasa dalawang side po, yung first illustration, yun po yung scion na ni-prepare ng Vietnam. At doon po sa last illustration, yun po ang kanyang nagawa na graft. Nakita niyo po, meristem yung scion at yung po din sa meristem ng rootstock niya idinugtong. Sa atin po, dito sa NCR deck, ang ginamit po natin ay seedlings na overgrown na kung saan po yun nasa gitna. Actual po yan ang ginawa natin. Kung mapapansin niyo, yung scion natin, yun po ang tinatawag natin na semi-hardwood at ang rootstock ay overgrown coffee seedlings. Yun po ay Liberica seedlings na ang ating dinugtong, yun po ang ating Liberica scion. Nakikita niyo ba yung gitnang illustration po? So, next. So, ayan po. After fixing the graft, the top of the tree is covered by plastic bag to increase the humidity around the graft and improve the survival rate. Remove the bag after 7 to 10 days. Makita naman po, pagkadugtong natin, narap na natin plastics, yung magiging yung union ng graft, sasaklaban po natin ng
plastic ng ating ice candy. At tatanggalin po natin iyan once na makita natin na yung ating scion ay nagkaroon na po ng growth. Mapansin po natin na yung vertical shoots po niya ay sumisibol na. Yun po ang time na hintay natin para i-remove natin yung bag na anak sa globe. Yun po ay mangyayari within 7 to 10 days. Yun pong dalawang illustration na yan, isa pong overgrown seedlings, isa po yung treatment, at yung iba po ay young seedlings. So, ano nangyari po sa aming experiment na yan, ang marami, malaki po ang survival ay doon po sa graph na ginawa using the coffee seedlings na nag-overgrown. So, yun po makita nyo yung nasa pangalawa nating illustration. Yung makita nyo po kung po yung nagdudugtong na yan. Yan po yung time na yan, tinatagalan po natin yung plastic bags na, o nga po yung plastics na nakatali doon sa naging graph union ng ating grafting technique o method of propagation. So next. So, ayan po. Yung pong propagation by grafting, in-advise po natin na to experiment first before engaging in a widespread of planting. So, kailangan po. At yan po sa grafting, hindi naman po natin sinasabing kailangang maging expert propagator ka bago makapunyos o makabuhay ng isang dugtong na yung practice. Practice and practice para po ma-master yung paraan o yung proseso ng pagdugtong. So, hindi po kailangan maging expert, kailangan po lang ma-master natin. At kung ma-master natin, sa kalaunan, saka po tayo tatawagin pwede matawag na expert na. Ano po? So, yun po yung propagation by grafting. Pwede po tayong gumamit ng rootstock na iba ang variety species at iba rin po ang scion na at pag-introduce ng bagong plants na ating pararamihin. So, yun po ang pagkakaintindi ko sa kung bakit tayo nagkakaroon ng grafting. And like ng cuttings na kung ano kayo pinirepair, yun din po ang magiging bunga o resulta ng ating propagation na ginawa. Next po. So, sabi nga po kanina, salamat sa introduce sa akin, Mr. JP. Ito po yung isang masasabi kong obra ko na ginawa ko noong December 16 pa, 2013. Hanggang ngayon po, siya po yung buhay pa. Nandiyan po ako rin po sa Pasanguyan. Siya po ang tinatawag natin na 4-in-1 grafted coffee o bonsai. Kaya doon sa mga lugar na walang kasing pataniman, pwede po tayo may isang pasong ganyang kalaki at maraming na tayo ng apat na species ng ating kape. So, lahat po, yung apat na species, yung Robusta, Liberica, Excelsa at Arabica ay nandiyan po sa isang pulo. Yan po ang grafting method. So, sa ngayon po na mamunga na, kaya lamang hindi naman natin i-expect na mamunga na ng marami talaga. Kasi limited yung kanyang growing media o growing medium. Unlike kung nasa sa film. So, ito po yung develop natin for aesthetic purpose lamang. Pang display or pang exhibit. Pero, kaya rin po natin pamuhain. Pwede po natin itanim natin ng maganda yung ating puno ng kape. Ang ginamit po natin yung rootstock ay stump o maaaring tuon. Yan po, ang rootstock niyan ay matandang puno ng Excelsa na ni-upload natin doon sa field para makita natin na ma-form talaga na siya ay mag-bonsai agad. Matanda na yung puno. Next time. Kaya nyo ba yung method of coffee propagation? So yun pong dalawang yan, yung sexually propagated seedlings, yun po yung ating ginagamit sa ngayon. Yan po ang kayang gawin ng ating mga ordinary coffee farmer sa kanilang mga tahanan, pwede po nilang perform yan.
Ang pangatlo po nating pamamaraan ay yung pong tinatawag nating in vitro coffee culture. Tissue culture and somatic embryogenesis of coffee. Coffee plant tissues and seed embryo are used. This in vitro culture is conducted inside a laboratory. Yan po. Kaya po sabi ko, yung sexual propagation, sexual propagation lang po, ang pwede na i-perform ng ating mga ordinary farmer. Kasi ito pong in vitro coffee culture ay ginaganap o ginagawa sa loob ng isang laboratorio. Bakit kailangan mag-in vitro culture? So, ang objectives po nito ay for mass propagation. Kasi sinasabi po na sa isang square centimeter ng leaf tissue, nakaproduce na rin po ng thousands of seedlings. Yan po ay mangyayari kung ang ating tissue culturist ay talagang expert na. Dito po kailangan kanyang expertise. At yung tamang protocol ng tissue culture ay okay na, approved na. Ano po? Medyo may katagalan lamang itong in vitro coffee culture kasi sa pagkakalap ko po, yung somatic embryogenesis of coffee, dito po kasi yung nagsisimula. At yun po ay pasisimulin sa loob ng laboratorio katulad na nakita nyo sa illustration. Parang sa taon po yata yan. And once na siya ay maging merry plants na, yung malinit na siyang plants, katulad na sa test tube na yan, yun po ay may dahon na, doon man po yung time na magaganap yung tissue culture. Doon sa dahon na yan, doon po kukuha ng tissue para po i-tissue culture na. So sa ngayon po, meron po tayo dito sa Cavite State University na tissue culture for coffee. So ginagawa na po natin yan. Ang Nestle Philippines po, ang kanilang method of propagation ngayon ay nasa ang kanilang coffee seedling nursery ay naroon po sa Davao del Norte, sa Magdum, Tagum. Kaya lang po, 2001 ako yung unang makapunta roon at nauli po noong 2019. Kaya lang, yung propagation by cuttings ay hindi po nila ma-improve. Noong pong 2001, nasa 80% pa roon ang kanilang percentage survival. Noong bumalik po ako noong 2019, ganun pa rin po, 80%. So, kailangan po natin ma-improve yun kung gagawin po natin yung asexual propagation. Patulad po nitong in vitro culture, ang Nestle Philippines din po, doon pa rin po tissue culture sa France. Kaya po kung may nakikita kayo na mga kape ng Nestle, may nakalagay doon mga clothes ng FRT, pangalan, FRT 1, ang kaya ang 75 na ngayon. Ibig sabihin po noon ay French Research Tools, kaya po ang FRT. Doon po tinititik tissue culture at once na siya maging seedlings na, pinapabalik po rito sa akin sa Pilipinas at dun po sa kanilang nursery, pinapalaki hanggang sa maging pangtanim na sa mga bukid. So ito pong in vitro coffee culture, hindi na po natin kasi didiscussin kasi isa pong expert na talaga o may kasarayan ng tissue culturist ang makakapagawa po nito. Doon lang po tayo na concentrate sa kaya natin gawin yung sexual method at saka asexual method. Next. So, sa lahat po na ating pinag-usapan, sa lahat ating ginawa, kung yun po yung ating mag-perform ng ayos, it's time na masabi natin sa ngayon na the seedlings are now ready for transplanting. So, hanggang doon lang po yung ating session. Maraming salamat. Sana po sa pamamagitan ng webinar nito ay ma-encourage tayo lahat na bumalik sa industriya ng pagkakapehan. Palaguin ulit natin ang ating pasiglayan ulit natin ating coffee farming para po may kabalik ulit tayo nang sa makating ulit sa international market. Hindi lang po ang ating target dito ay masustain yung kanina nung usapan nating deficit na 153 million kilograms ng kape, kundi po makabalik ulit tayo sa global market ng kape kung mapapaganda natin at mapapalawak pa natin yung ating mga plantation ng
ating kape dito sa ating bansa. Once, minsan naging top 4 na tayo sa coffee industry, sana po makabalik ulit tayo sa ngayong panahon ito. Kasi pong kape, isa po ito sa isa pinakamagandang industriya ng farming. Dahil ang pagkakapel po ay lagi po sinasabi na isang uri po yan ng pag-alkansiya. So, sa mga susunod na panahon ng ating training, baka po doon po pwedeng explain ano ba yung ibig sabihin ng pag-alkansiya. So muli, maraming salamat po sa pakikinig at sa pagsubaybay sa ating pong coffee webinar series. Thank you po, Mr. Deloy, for your lecture. I'm sure that our attendees have been enlightened and delighted on how significant is the role of coffee propagation to the overall production, and on how important it is to value this great start. For the meantime, our dear participants, you may type in that questions of yours in the chat box or in the comment section while I introduce you to Don Severino's Aguinaldo Blend. Blended from Liberica, Excelsa, Robusta, and Arabica coffee beans, Don Severino's Aguinaldo Blend was developed by Cavite State University that exudes the unique and authentic taste and aroma of a coffee. Carrying the surname of Emilio Aguinaldo, Aguinaldo Blend coffee embodies the strong and brave acts of the first, our first president, the first republic. So this unique blend is just perfectly strong that suits every coffee lover's taste buds. And for only 150 pesos, for every 250 grams, you will be getting that caffeine kick you're gonna be needing for a day. Kapeng ipaglalaban ka na, worth fighting for pa. Again, for inquiries and orders, please contact Mr. Philip Pellier through the mobile number 0999, that's 999-596-4607. All right. Let's now move on to the Q&A part of this session. Sir Rod, ready na po ba kayong sagutin ang mga tanong ng ating ilan sa mga participants? So we have here, the first question comes from Mr. Romnet. Sir Rod, he's asking po, ano ang mga variety ng coffee plant na pwede nating i-mix? Ang sinasabi po ba dito ay coffee plant na pwedeng i-mix yung halaman? Ano pong pwedeng, anong sabihin ng i-mix? Sa pataniman po ba? O yung ating coffee beans na pwede nating i-blend? Alin po kaya sa dalawa? So, kung coffee plant po na pwedeng mag-mix sa plantation, so I advise na huwag natin i-mix o pagsamasamahin ng ibang variety kasi nga po magkakaroon tayo ng pollination. Hindi natin makukuha yung tamang characteristics ng ating kape o yung lasa ng kape na gusto natin doon sa kada variety kapag po nag-cross-pollinate siya. Pero kung coffee with beans naman na pwedeng i-blend, lahat po ng variety ng kape natin ay pwede po natin i-blend o i-mix. Depende na po yung sa panlasa nung mag-blend o doon sa inom ng kape na gusto niya yung ma-develop. Yun po, kung tama po pagkakatinig sa tanong, yun po yung ating dapat gawin. Okay po. Maraming salamat po, Sir Rod. So dapat natin isalang-alang kung ano yung ating expectations, ano po, dun sa magiging bunga ng ating, if kung tama ang pagkakaintindi natin sa tanong ni Mr. Rehinio po, no, Sir Rod? Po, medyo nalito po, coffee plant kasi na pwedeng i-mix. Then po, i-blend. Kaya po, dun ba yung ating sinagot? Opo. Thank you, sir. Meron po tayong second question coming from Mrs. Vanessa Barcelona from the Excellion International Training Institute. She's asking, sir, ano po kayo yung mga best or good practices on how are we going to take care the coffee plants from the nursery stage to the growing years until the harvesting period po? Okay, medyo mababa po itong usapin kasi ang tanong po ay from nursery
to planting, growing years, hanggang harvesting, ano po? So, yung katanungan tungkol sa care sa nursery, na-discuss na po natin kanina, ano po? Yung plant na nursery management practices. Doon, sinabi natin kanina na yung edad na 6 to 8 months na seedlings, pwede na nating i-field planting. So, kung na-field planting na siya, sasabukin rin na natin, doon natin pag-usapan yung growing years until harvesting. So, marami pa po siya ang mga activity dyan. Sa during growing years, ang mga practices po dyan ay weeding, desuckering. Lagi po natin sa kape, yung mga suckers po tatanggalin natin. Kasi katulad po ng wheat, yung suckers o vertical sprouts, yun po ang mas malakas umagaw ng nutrient na in-apply natin sa puno ng kape, unlike po doon sa kanyang mga productive branches. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng vertical sprouts ay katataba at malusog kumpara doon sa kanyang mga lateral branches. Kung yan po ay mapapanatili natin, pagdaan ng mga taon, gaganda at lalago ng very vigorous o mayabong yung ating kape hanggang mag-harvest. Sa pag-harvest naman po, pagdating niyan, after harvesting, doon na po papasok yung tinatawag nating mga pruning. Yung mga dead twigs, mga pest infected twigs ay natin po tatanggalin after harvesting. Ang pinakamahalaga po during taking care ng growing years, yung pong disappearing, pagtatanggal ng mga suloy. Dahil kung di natin tatanggalin ng mga suloy, magiging masukal yung puno ng kape natin. Salasalabat na po yung mga sanga at yung vertical sprouts ay tataas po ng tataas. Hindi tayo makakadevelop na ginagawa natin dito sa Pilipinas na umbrella type yung growth ng ating kape. So, ganun po. Thank you, Sir Rod. Meron tayo dito, Sir. I'm not sure kung nabanggit niyo, Sir, sa lecture kanina. May nagtatanong po about the different pests that can affect a coffee plant. Yung mga peste po. Ano po kayang particular yun, Sir? Meron po ba tayong known pests? Pest? Opo. Ang matindi pong kalaban ng ating kape, simula pa, pag nasa field, lalo sa field, yan pong ating mga stem borer, twig borer, at berry borer. Yan po mga insect pest. Lahat pong mga insect pest na yan ay mahirap kontrolin. Katulad kanina, nung paniniwan kong scale insect, katulad din po yan na mahirap kontrolin. Kasi twig borer, stem borer, berry borer. Pag sinabing borer, sila po ay nagbobor doon sa stem at sa berry. Kapag po sila sa loob na ng sanga, o ng trunk o ng twig, hindi na po natin mapenetrate o mapatama yung insecticide na ating gagamitin. Kaya hindi rin po mapatay. Hindi tamahan ng ating insecticide. Kaya po, ang mayayari din yan ay sanitation din sa ating mga coffee plantation para po hindi makapenetrate o makapasok yung mga insect pest na yan. At once na dumating na, halimbawa yung twig borer, napakadali pong makita ang damage niyan. Yung twig borer, yung twig na kanyang na-damage, unti-unti pong naninilaw, nalalanta, at kalaunan po ay napuputol. Dapat po yung pinagputulan niya hanggang makita yung butas ay ikat ng ikat at itapon o sulugin yung kat na yun kasi nandun po sa loob ng hole yung ating insect, yung twig borer. So yun po yung tatlong pinaka handful na best ng ating kape. Maraming salamat po, Sir Rod. Okay, kasi meron yung participant na nagtatanong na yun, actually po, ang tinatanong niya ay specifically ay mga research studies. Pero ako po, bilang former research assistant before, meron po akong kilalang researcher na merong mga ongoing projects po regarding sa impact ng mga specific na mga pests sa ating coffee. Especially po ang CBSU ay isang meron po tayong National Coffee Research Center. Po. Ay, marami tayo dyan sa LGP. Sa katulad tapos lang na research, yung dati natin ding staff ng NCR, like na si Ms. Jacqueline, patatapos lang ang kanyang study about berry borer.
At sa ngayon, may kinukontak pa rin po si taga Bayusay, si Mr. Tigma, about Berborier Bill. So marami pong research tayo tungkol sa mga coffee pests. Yun nga po. Kaya nagpapasalamat po kami sa pangungunan niyo po, Sir Rod, sa Extension Services Center at sa mga iba pang centers, research centers and extension centers ng ating university. Sa pagsisilbing gabay at tulay sa research, sa mga researcher, farmers at academicians po and mga practitioners especially. Meron tayo dito mga experts, meron pa tayong mga engineers, meron pa tayong mga teachers at mga nasa business, no? Mga businessman and businesswoman po. Maraming maraming salamat po sa inyo. And of course, we have her one last question from yung mga nag-register po. Sir Rod, he or she is asking po, meron po ba tayong mga basic na pangangailangan or necessities sa pagpapatubo ng kape? Ano po kaya yung mga dapat natin i-consider? Logistics, finance, or ano? Meron po tayong tinatawag na mga climatological factors. Katulad po ng temperature, yung sunshine duration, types of soil na kailangan. Sa types of soil, kailangan po natin dyan ang clay loam. Ang atin naman pong kape, ang kailangan niya, kung temperature pag-usapan, kailangan lang niya 50% ang sunlight penetration yun sa ating kape, yung direct sunlight penetration. Kaya nga po dito sa atin, sa Pilipinas, dito sa Cavite, nagkakaroon po tayo ng tinatawag nating mga intercroppings para po makuha natin yung tinatawag na 50% sunlight penetration. So kung meron pa po tayo sa susunod ng mga pag-aaral, pwede po natin iyang pag-usapan doon po sa tinatawag nating coffee plantation establishment and management. So madali po natin mapapalimaran yung lahat ng mga factors na yan affecting ng ating coffee plantation. Thank you po, Sir Rod. I hope nasagot po ang tanong, na-address po natin ang mga tanong. Sir Rod, meron tayong nag-chat na privately, no, na isang participant. This is from, I'm not sure po kung paano po kayo i-address, Mr. or Ms. Kathy. Asking po, growing Arabica coffee of Mysore variety po in upland South Cotabato. Any advice po para mas maparami ang harvest? Di po kasi kami gumagamit ng chemical fertilizers since covered kami ng protected area. Maraming salamat po. Sir Rod? Arabica po ay doon talaga alam natin may go-grow na maganda doon sa mga higher elevation. Kaya nga po yun lang dyan sa Parting Benguet, doon sa Car region, ano po? So, ang Arabica, diyan nakatingin po dyan sa South Cotabato, dito sa may sabi sa akin ay napalapit rin po sa Sisyo, pero napakaroon gusto ng kape. Hindi ko lang po napaso kasi tagpulo na pa naman yun, hindi po paso daan. Pero ibig sabihin, ang Arabica, ang kailangan niyan talaga ay doon sa higher elevation siya makatanim. Dito po sa ating sa upland, upland areas, na-try po natin mag-grow, pero nahirap po tayo. Nabubuhay nga siya, pero hindi po siya makaganda o makapamuha ng katulad mula sa mga taas na elevation. So, dito po sa upland, dapat po yung tatlong espesyalan ng kape ang ating itanim. Ang Arabica, hayaan lang natin sa matataas na lugar. So, ganun po ba ang kanyang pagkakatanong? Sir, sorry po. Yun lang po sir, ang advice lang po sir, paano po maparami yung production nila or harvest ng kanilang Arabica coffee? Based from my understanding po, sa upland South Cotabato. Papasok tayo sa cultural management practices. Ano po? Pahaba pong paliwanagan yan, pagka po ganyan natin katanungan. So, basta pa i-perform lang yung nabagit ko na kanina, sa anumang espesye ng kape, ay yung desuckering, huwag natin hayaang makatuloy yung mga vertical sprouts, panatilihin natin ang sanitation, at kasi Arabica, doon po sa lugar na siya shaded. Hindi po kailangan ng Arabica na siya ay direct sa sunlight.
unlike po nung tatlo nating variety o species na pwede pong makasurvive doon sa maliliit, mainit na lugar. So yun po, marami po yung cultural management na yan. Yung weeding, fertilization, desuckering, pruning, at saka po yung trimming ng ating kape. So dito po sa ating kasi sa upland, wala pa po kasi nung Arabica. Doon po sa Pating Benguet, doon po marami pag-aaral kung paano yung tamang cultural management practices ng kanilang Arabica. Pero ang masabi ko lang po, isa naman po ang tamang pamamaraan sa pag-aalaga ng kape. Yung lahat pong binanggit ko na mga cultural practices. Salamat po, Sir Rod. We have one more dito po sa ating Zoom meeting. This is from Ma'am Magsino po. No? According from, based from her question, what are the ways or advice, any advices to grow and care coffee plants sa urban areas naman po, like Manila or Quezon City? Sir Rod, do you have any experience and knowledge? Po, hello ma'am. Sinabi natin urban areas. So pagka po urban, katulad po ang ginagawa natin mga urban vegetable production, papasok po tayo dun sa containerized gardening. So ang kape po, katulad na pinakita ko kanina, yung aking 4-in-1, so dun po tayo pwede magtanim. Halimbawa sa urban areas, merong drum sila, pwede po sila magtanim doon ng kape, makakasurvive siya at makapamunga kung gagawin lahat ng cultural management practices, kaya lamang hindi po tayo makakaasa na yung production katulad sa field ay ma-mimit nung nasa container. So kasi urban, container is malamang po kasi limited po yung kanilang area dyan na kung patariman. Containerized coffee po, mangyayari. Pwede po yun, makasurvive siya, makapamunga, hindi natin expect ng yung maximum yield ng kape na ating inaalagahan. Kung sa urban po tayo magkakapehan. Okay po ba, ma'am? Si ma'am, sino pala ako nagtanaw? Sana po nasagot ko yun. Ayun sir, na-acknowledge na po ni Ma'am Magsino ang inyong pong response or insights po sa kanyang tanong. Maraming salamat po, Sir Rod. I think those are the questions po so far. Can we move on to the next part of this session? I guess that's it for our Q&A portion. It's time to award the Certificate of Appreciation to our resource speaker. Allow me first to read the content of this certificate. The Cavite State University, through the National Coffee Research, Development, and Extension Center, presents this Certificate of Appreciation to Mr. Rodrigo H. Deloy for actively sharing his expertise as the resource speaker during the sixth session of the Coffee Break webinar series entitled Nurturing the Connection, Growing Coffee Through Various Propagation Methods, held on November 11, 2020 via Zoom meeting. Signed, Engineer Jerry M. Castillo, NCRDEC Director, Dr. Ruel M. Mojica, Vice President for Research and Extension, and Dr. Hernando D. Robles, our University President. Let's give him a round of virtual applause. All right. As we get to the end of this session, spare us more time for some announcements. Again and again, if you are a local enterprise who offer coffee products, or if you happen to know one, we would be glad to feature you or them in the next sessions. Just contact us in either of email addresses or through our Facebook page.
Thank you very much. For our seventh session, we are not certain of the date yet, but what we're sure of this is that labels are necessary para may panghahawakan tayo, di ba po? So make sure that you'll join us on the next session of this Coffee Break webinar series that is entitled Time for Labels, Accreditation and Certification of Coffee Nurseries. Okay, and now, we need your judgments. So it's now the time for activity evaluation. Flashed on your screens is the QR code for the evaluation of the session. Yan po yung nasa paso. We've also provided you the link in the chat box, so kindly check that out. There's no pressure here. If you cannot evaluate this time, feel free to message us or through our email or Facebook Messenger so we could send you the link. Also, make sure to check your emails to see if you have received the certificate of participation. Upon the submission of the evaluation, you will be receiving the certificate of participation just like the ones flashed on your screens. Again, the Cavite State University, through the National Coffee Research, Development, and Extension Center, presents this certificate of participation to your name for attending the sixth session of this Coffee Break webinar series entitled Nurturing the Connection, Growing Coffee Through Various Propagation Methods, held on November 11, 2020 via Zoom meeting. Thank you very much for attending. Assuming that is done with the, may we now proceed to the conclusion of the event. On behalf of the National Coffee Research, Development, and Extension Center, we would like to thank you for attending our sixth session. We are now signing off and is hoping to see you when it's time for the labels. Maraming salamat po.